Kasi dati talaga, pumutok yung issue na kahit tayo nagalit tayo, di ba, nung sa, bilang Horado na nagkaroon ng issue kay Sir Louie na composer ka lang. Mm. Narinig mo ba yun? At yes. Ano ka ba? Reach out ka kay Sir Louie? I actually did. I texted him because I was in the States at the time. But yeah, that was very... Well, welcome to television. Welcome to reality TV. That's how it is. Yan ang una. I don't know kung anong message ko, pero ganun ang tono ng message ko. Na yan talaga ang buhay ng reality show, na reality / talent show. Sometimes those things make you stronger, di ba? You cannot please everyone. Siyempre, pero ang dami kasing factors na hindi nila naisip na kung wala yung mga composers, wala rin kami mga singers, diba? So, iisa lang yon. Pero Kuya Louie, para lang marinig nila, kamanta ka naman ng isang malupit dyan. Yeah! Para singer ka din. Hindi ko lang composer, singer ka. Teka, ano? Pwedeng example naman po, Sir Louie. You are my song, playing so softly in my heart. Kunyari, ang study ay ano, pambabae naman. Di ba kayo rin po gumagawa ng boses ng babae? Oo, kapag pambabae. Yes, kapag pambabae naman. Sa bawat pag-ikot composer lang yun? Ating buhay, magandang buhay. Galing, Sir Louie! Alam mo, hirap din ng composer, no? Because kailangan mo talagang kantahin din. Yes. Hindi mo talaga mabubuo. De, pero alam mo, kasi dati, kung may iksing kwento, dati kasi kapag may concert, hindi uso yung study tape. Yes. Yung talagang basta ituturo na lang sa'yo on the day of the rehearsal. Ngayon kasi, kailangan may study tape. Yes. Bago kayo mag-rehearse, inaabot kayo ng ano. Kaya kami, kailangan kumanta para mapag-aralan nyo. Pero curious lang talaga ako, nung nangyari yung issue na yun, na composer ka lang, Sir Louie, ano ang naramdaman mo nung time na yun? Wala. Sa totoo lang, wala. Alam ko naman, syempre, bata, you cannot please everyone naman eh. So, ang unang reaction ko was, I will not even answer. You cannot justify it with an answer. It may sound like a cliche. Sabi ko, hindi, pagdadasal ko na lang siya, kawawa naman, di ba? So, pero Melay, padala ko sa iyo yung reply niya sa text ko. Sakin. Yes, diba? Oo. Well, hindi naman laban, pero who just, you know, corrected the girl. So yun lang, move on lang, di ba? Sa mga ibang reality show sa Amerika o sa ibang bansa, mas bastos pa yung mga, yes. Mas grabe. Mas grabe sila doon. Di ba? Hindi lang natin naiintindihan kasi English, pero mas masakit yung mga salita nila. Ginagugal ko pa nga yun. Maliit lang kasi ang Pilipinas pag may nagsalita. Talagang alam naman agad ang bahay mo. Yes.